almusal na mga ideas. Ano nga ba pwede natin kainin pag mag-aalmusal tayo, mag-break ng fast? So, dalawang bagay po ano kailangang maintindihan pag nag-low-carb lifestyle tayo tungkol sa konsepto ng almusal. Unang-una, syempre, dapat yung kakainin natin ay yung galing po doon sa ating food guide. Yung, kung wala pa kayo nun, paki-download nandyan sa taas yung link. So, yung food guide natin, gabay natin yan para malaman natin mga pagkain pasok. Kasi kadalasan, kapag nag-low carb ka, yung mga dati mong kabisado na pang-almusal, so for example, mga cereal, for example, mga tinapay, out na po yung mga yan. Pero ang good news, meron naman po yung mga substitutes. So ngayon, share ko lang sa inyo yung aking low carb na almusal. Ito po. So ito ay omelette na meron pong mushrooms, meron siyang keso, meron siyang peppers, tsaka merong onions. So itong almusal na ito, protina. So pinili ko from the go section. So protina at meron din po siyang taba. So the cheese, the eggs, nutrient dense na meal siya. So mahalaga malaman na yun yung unang component po, ano yung tamang pagkain. Ikalawa, yung oras. So dito sa lifestyle natin, mahalaga po yung konsepto ng fasting, lalo na kung fat adapted na kayo, mas mahabang fasting, mas maraming benefits, lalo na yung sa ating autophagy. Ito yung self-cleaning na proseso ng katawan natin. So, auto is self, phagy is eating or cleaning. And ang nangyayari dyan, kapag matagal kang hindi kumain, then your body can repair itself. So, karamihan sa mga low-carbers ay ang oras ng kain natin ay medyo matagal yung fasting. At nangyayari po ito pag kayo ay fat-adapted na. It doesn't happen right away. Ano? So, kung nagsisimula pa lang, maging patient lamang po, konting pasensya, mag-adapt muna sa pagkain ng mga pagkain from the go section ng food guide para mabilis yung ating fat burning adaptation. Malalaman mong ready ka na mag-fasting. So never ever mong pilitin ha. Malalaman mong ready ka na mag-fasting dahil hindi ka na magugutom. So most of the low carbers po ay TMAD, so 2 meals a day, and yung iba naman ay OMAD, 1 meal a day lang. So katulad ko, kagabi, maaga din akong kumain. So siguro mga 6. Tapos ngayon, anong oras na ba? Ayan, so meron na po tayong, ilan na yan? 15 hours and 30 minutes na ano. So 15 hours, 30 minutes. Part ito ng TMAD ko. Ngayon pala ako mag-break ng fast. So again, importanteng konsepto. Sa pag-low carb, yes, maaring nga hindi ka mag-almusal sa usual na time, na umagang-umaga. Pero, yun nga, yung unang meal mo, it's still breakfast. Pwede yan 2:00 ng hapon, pwedeng 3:00 ng hapon, pwedeng ganito na 9:30, pero 15 hours na ako actually, 15 hours and 30 minutes na akong naka-fast. So, ito lang po mga importanteng dalawang mahalagang konsepto sa pag-aalmusal, sa pag-adapt ng lifestyle na ito. Unang-una yung kakainin, and ikalawa, yung timing. So, stay healthy po and stay low carb.